Tayo sa Batangas, kaugnay pa rin noon ng pinsala ng Bagyong Julina. E via Zoom, si Chairman Mike Makalalad ng Barangay Talahi, Pandayan, Batangas. Chairman, magandang umaga po. Magandang umaga po, Kabayang Noli. Opo, salamat po. Hanggang ngayon daw po ay hindi pa nahahatiran ng tulong ang ating mga kababayan dyan sa Barangay Talahi sa Pandayan at maging yung mga teachers ay nagkakaproblema po sa pagbubukas ng klase dahil sa naapektuhan din ang kanilang mga gamit. So ano na po ngayon ang pinaka-latest? Dahil kahapon po ang sinasabi ay tatlong sityo ang hindi po mapasok dyan sa Barangay Talahib. Kabayang Noli, yung pong sityo Tibig at saka po yung dulong bahagi ng sityo Binulihan at sityo Manunang, yun lang pong tatlong sityo na yun ang isolated pa sa ngayon. Bakit po? Anong nangyari po? Sa malakas pong naging baha ng Julina, ay talaga pong na-damage yung mga government properties doon na pinagawa ng ating pamahalaang lungsod ng Batangas. Ganun din po ang mga private properties. Opo. Ang ibig niyo sabihin, sinira na rin ito ng baha? Opo. Meron po doon na talagang napakahaba po at nagtumba din nga po yung ibang poste ng Meralco kaya doon po sa ibang lugar ay wala din pong ilaw. Oo, nabasak din daw yung dike at mga river control? Marami po ang river control na sinira ng Julina. Na yan pong Julina ay hindi namin inaasahan na ganyang kalakas ang darating na bagyo na kanyang iiwan sa amin. Mas malakas pa po sa bagyong Quinta at Rolly ang ginawa niyan sa amin itong pagka ang pag-uusapan po ay ang pagbaha. So ang ibig sabihin hindi po nakahanda ang mga residente dyan sa tindi ng bagyong Julina? Nakahanda po naman at ang amin po ng mga pamahalang lungsod ay lagi pong nagpapadala ng CDR para rin po na officer doon. Kaya lamang po ay yung pong sinira na yan, yung pong mga river control talaga ang inatake sa laki po ng naging pagbaha. Opo, Chairman. Good morning po, Joyce Balancio po. Ma'am Joyce, good morning po. Opo, ilan pamilya po ito na hindi po natin ma-access o mahatira ng tulong po ngayon? Sa ngayon po ay doon po sa tatlong sityo, mayroon pong partially damage po doon na 31 at isa po yung totally. Siguro po ay humigit ko mo lang ng 800 tao ang dapat bigyan ng pagkain doon ayuda. At ano po yung based on your monitoring, kamusta po yung mga pamilya doon? Napunta naman po namin lahat yon at kahit kami may mga naglakad. At talaga lang po sila ay nahihirapan din sa kanilang mga inumin sapagkat ang problema po, nasira din po yung water system na pinagawa ng ating pamahalaang lungsod. Kaya po nahihirapan din sila sa kanilang kabuhayan ngayon. Opo, yung mga bahay po ba doon, lubog pa po ba sa baha? Meron po doon lubog na bahay at doon po ay meron din sa ngayon. Eh, talaga pong napakadelikado kung magkakaroon pa ng mga nasusunod na pagbaha sapagkat ang bahay po ay malapit na doon sa ilog at natanggal nga po yung mga river control. Kung kaya't nanganganib po ang kanilang mga bahay, yun po ay mga maaring siyam na bahay. Okay po. Bago po ito nangyari, ito pong pagkasira ng mga kalsada papunta po sa tatlong sityo, meron po ba tayo mga nailikas muna na mga residente? Mabuti po at yun ay nung maganap ay araw kaya po ang mga tao ay nakahanda po na iligtas ang kanilang mga sarili. Mm-hmm. So meron pa po nanunuluyan until now, Chairman, sa Evacuation Center? Yung pong aking iba doon mga kasamahan, kababayan, ay nagpunta na po dito sa kanyang anak dito sa Bawan at umalis muna po sa kanilang bahay sapagkat hindi po matitirahan sa dami po ng nakatambak na puti. Okay. So napapasok na ho yung ilang mga lugar diyan, mga sityo? Siguro po ngayong araw na ito kasi okay. Ang atin naman pong taga City Engineer's Office ay wala pong sawang paggagawa ng mga daan doon. Siguro po ay mapapasok na ngayon pansamantala kahit po sa mga ilog muna dumaan. Okay. Maraming salamat po, Chairman. Magandang umaga. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa ABS-CBN sapagkat sa taon-taon pong binabagyo kami, sinalaan po ang istasyon na laging nakakapunta sa amin. Okay, salamat po. Si Chairman Mike Makalalad ng Barangay Talahib sa Pandayan, Batangas.